Yeah. 아이씨. 아. 이 정도면 괜찮지 않아요? 오빠, 우리 나가자. 왜? Kamusta mga idol? Adobo Recaps here. For today's video, mag-recap tayo ng isang pelikulang may pamagat na, Sexplate 17. Nagsimula ang pelikula sa lalaking bida, na nagngangalang Giha, na isang napakamalas na tao. Pagpasok pa lang niya sa trabaho, nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing natanggal siya sa kanyang trabaho. Nakatitig siya sa kanyang screen habang nag-iisip, "Wala na ang trabaho ko, ngunit sa kabutihang palad, ay mayroon pa akong kasintahan sa buhay ko." Tinawagan niya ang kanyang kasintahan at naghahanap ng emosyonal na suporta, matapos natanggalin ng kanyang dating amo. Ngunit ang sarili niyang kasintahan ay nagsabi sa kanya, na ito ay masyadong busy, at hindi siya pinapansin. Isang malungkot na Giha ang dinabaan ng telepono, at dahil wala siyang mapupuntahan, nagpa siya siyang pumunta sa bahay ng kanyang kasintahan, at maghahanda sana siya ng pagkain, para sa kanya pagkatapos ng trabaho dahil busy siya. Pagkarating sa lugar ng kanyang kasintahan, nakakita siya ng takeout na pagkain sa labas ng pinto. Naririnig niya tuloy ang mga pag-ungol, at pagsigaw ng kanyang kasintahan. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang isang bagay na hindi gustong makita ng sino man sa mundo. Ang kanyang sariling kasintahan na gumagawa ng bata, kasama ang ibang lalaki. Inakala niyang hindi na lumala ang kanyang araw, pagkatapos matanggal sa trabaho, nagdagdag ito ng panibagong scoop ng paghihirap sa kanyang buhay. Pagka-uwi, humiga siya sa kanyang kama, at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang sariling buhay, nang dumating ang kanyang kaibigang si Dong, at sinubukan siyang pasayahin. Binigyan siya ni Dong ng speech tungkol sa mga babae, at sinabihan siyang uminom kasama niya, at kalimutan ang sakit. Habang pa-uwi, hinarang siya ng kanyang dating kasintahan sa labas ng kanyang sariling bahay. Ibinalik niya ang lahat ng natitirang bagay mula sa kanyang lugar, at nagulat si Giha. Pagkaalis ng babae, isang galit na Giha ang humambalo sa kanyang mga gamit sa lupa. Kinabukasan, isang natutulog na Giha ang nagising ng isang tao, sa harap ng kanyang pinto. Nang bumangon siya at binuksan ang pinto, ito ay isang magandang babae. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Johi, at lumipat siya bilang kapitbahay. Tinanong niya siya kung maaari niya itong tulungan sa kanyang mga bagahe, at syempre, hindi tatanggi si Giha sa isang magandang babae. Tinulungan niya siya sa kanyang napakalaking suitcase, at bilang pasasalamat, inimbitahan siya ni Johi para sa hapunan. Sa gabi habang nag-e-enjoy sila sa kanilang barbecue, sinabi sa kanya ni Giha na niloko siya, at hindi man lang sila nagkatikiman dahil mahal na mahal niya siya. Nang marinig ito, inalok niya ang sarili kay Giha at tinanong siya ni Johi kung gusto ba niyang matikman niya siya. Nagulat at bahagyang nasaktan si Giha, at sinabi sa kanya na huwag magbiro ng ganon, at gusto niya nang umalis, ngunit pinigilan siya ni Johi. Sinabi niya sa kanya na gusto niya talagang makipagtikiman sa kanya, ngunit may isang kondisyon ito. Dapat siyang manatili ng 3 linggo sa kanya. At pagkatapos ay iiwan siya nito, ngunit sa loob ng 3 linggong ito, magagawa niya ang anumang gusto niya sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinukso siya ni Johi sa video call, at pagkatapos manood ng ilang segundo, hindi nakapagpigil si Giha, at nagmamadaling pumunta sa kanyang apartment para magsagawa ng tikiman portion. Nang matapos sila, tumingin sa kanya si Giha at hindi makapaniwala. Paggising niya, wala na si Johi sa tabi niya. Nagtataka siya, panaginip lang ba ang lahat ng ito? Sa kabutihang palad para kay Giha, hindi ito panaginip, dahil nakikita niya itong nasa labas na nag-e-ehersisyo sa umaga. Nang makita niya siya, sinimulan niya itong akitin muli, at tinanong kung maaari ba siyang mag-shower sa bahay niya, dahil hindi gumagana ang kanyang shower. Si Giha ay sumama sa kanyang pag-shower, at muli nilang ginawa ang tikiman portion. Pagkatapos nila itong gawin, sabay silang namasyal, at gumugol ng isang magandang araw bilang isang cute na magkasintahan. Sa gabi, ipinagtapat niya na hindi siya makapaniwala, na nakilala niya ang isang napakagandang babae na tulad niya, at ang buong sitwasyong ito ay medyo kakaiba. Sinabi rin ito sa kanya na parang ilang taon na niya itong kakilala. Sinabi sa kanya ni Johi na ang lungsod ay hindi naman kalakihan, kaya maaari silang nagkita na noon pa.
Habang kumakain, pumunta si Giha sa ilalim ng mesa, at hindi sinasadyang nakita ang damit na panloob ni Johi. Nang mapansin niya ito, tinukso niya ito at hinubad. Sa sandaling ito, nakita ito ng kaibigan niyang si Dong mula sa labas at nabigla. Nagmamadaling pumasok si Dong at tinanong si Giha kung sino ang babae. Sinagot ni Johi ang kanyang tanong, na sinasabi sa kanya na siya ang kasintahan ni Giha. Pagpunta ni Johi sa banyo, sinimula ni Dong na sabihin kay Giha na maaaring may mali sa babaeng ito. Paulit-ulit niyang tinutukoy na ang isang anghel na tulad niya ay hindi dapat kasama ang isang halimaw na tulad ni Giha. Nang marinig ito, nagalit si Giha at sinabihan si Dong na umalis. Pagbalik ni Johi mula sa banyo, ibinigay niya sa kanya ang kanyang underwear at namula na naman ang mga hasang ni Giha. Masayang magkasama ang dalawa, sa pagluluto, pagkatapos ay tikiman portion, sa paglalaro, pagkatapos ay patikim uli, sa pamimili, pagkatapos ay tikim uli, at ito ay unlimited. Pagkatapos ng mapayapang panahon na magkasama, naalala niya ang mga sinabi ni Dong sa restaurant, at nagsimula siyang magtaka kung bakit ginagawa ni Johi ang lahat ng ito. Nagtatanong siya sa kanya ng ilang seryosong tanong tungkol sa kanyang personal na buhay, na medyo ikinagalit nito sa kanya. Sinabi niya sa kanya, na maaaring malaman niya ang katotohanan, o titikin siya araw-araw sa kanya. Matapos maalala na 3 linggo lang niya ito makakasama, hindi na siya nagtanong tungkol sa kanya. Habang pauwi sila, pinigilan sila ng dating kasintahan ni Giha, at nagtanong tungkol sa kanyang bagong babae. Hindi alam ni Giha kung paano sumagot, kaya ipinagtanggol siya ni Johi, at saka sila umalis. Sa gabi, inanyayahan nila si Dong para sa hapunan, at habang kumakain, napasarap ang usapan nila Dong at Johi. Nagseselos si Giha at pinaalis si Dong sa kanyang bahay. Isang curious na Dong ang bumalik, para tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan nila. Sa umaga, nakita ni Johi ang isang natutulog na Giha, at sinimulan niyang kumiskis sa kanyang sausage. Nang maramdaman niya ang pagkakaiba, binuksan niya ang kumot, at si Dong pala ang dinudukot niya, imbes na si Giha. Napasigaw silang lahat sa gulat at bumangon sa kama. Pagkatapos umalis ni Dong, nagalit siya sa kanya, na sinasabing sinadya niya ito. Ngunit sinabi niya sa kanya na aksidente iyon, at hindi niya alam na nakahiga si Dong sa kama. Nagkaayos sila, at nagsimulang gumawa muli ng kanilang tikiman portion. Nang matapos sila, nakita niyang kakaiba ang hitsura sa mukha nito, at tinanong siya kung bakit siya napapangiti ng ganoon. Sinabi sa kanya ni Johi, na ang kanyang dating kasintahang si Ling, mula sa kolehiyo, ay palaging ganito ang hitsura sa kanyang mukha pagkatapos na paligayahin ni Giha. Nagulat siya dito, at tinanong siya kung paano niya nakilala ang kanyang ex mula pa sa kolehiyo, at kung paano niya nakuha ang impormasyong ito. Sinabi sa kanya ni Johi na nakilala niya lang siya balang araw. Si Giha ay hindi naniniwala sa lahat ng ito, at nagpa siya na makipagkita kay Lee. Tinanong niya ito kung kilala niya si Johi, sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan niya. Sinabi ni Ling na hindi pa niya nakita ang babaeng ito sa buong buhay niya. Sinabi niya sa kanya na binuksan niya ang kumpanya niya, at gusto niyang magtrabaho siya doon bilang isang manager. Biglang naalala ni Giha ang one-night stand nila ni Ling noon. Ang partikular na gabing iyon, ay nag-iwan kay Ling na nananaginip tungkol sa kanya, at hindi niya ito nakalimutan mula noong kolehiyo. Gusto niyang magtrabaho si Giha doon, sa isang kondisyon, kailangan niyang magpatikim ulit kay Ling. Sa bahay, sinabi niya sa kanya ang buong kwento, at sinabi sa kanya ni Johi na tanggapin ang alok at kunin ang trabaho. Nag-alangan siya ng mag-alok si Johi na sumama sa kanya, para magkaroon sila ng tripling exercise. Gusto niya talaga ang trabahong ito para sa kanya. Dumating sila sa kumpanya para gawin ang bagay na iyon, ngunit hindi pa rin niya ito matanggap at tumakas. Hinabol siya ni Johi, at sinabihan siyang bumalik at kunin ang alok, ngunit tumanggi siya at nagsimula silang magtalo, na nagresulta sa pag-iwan nila sa isa't isa. Nang matauhan na si Giha, nakita niya si Johi at tinawag siya, ngunit itong si Johi ay nagsabi sa kanya na hindi niya siya kilala, at sinabihan siyang umalis. Sa bahay, bumalik si Johi at sinabi niya sa kanya ang nangyari. Pagkatapos ay nagpa siya si Johi na sabihin ang totoo. Lumilitaw na siya ay mula sa hinaharap, nangangahulugan ito na ang babae na nakita niya kanina, ay sa katunayan ay si Johi. Ngunit sa kanyang kasalukuyang anyo, sinabi niya sa kanya na magiging magkatrabaho sila sa isang supermarket,
at sa kalaunan ay magkasama sila sa hinaharap. Ngunit aalis si Johee sa lungsod dahil hindi siya makatagpo ng tagumpay doon. Nang makitang paalis si Johee, isang walang pag-asa na giha ang naghahabol sa kanya, at namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Sa isang ospital, binigyan siya ng isang misteryosong lalaki ng isang time-traveling device na nagbibigay sa kanya ng 3 linggo lamang para gumugol ng mas maraming oras sa kanyang asawa sa nakaraan. Narinig ni Giha ang lahat ng ito at naguguluhan. Ilang oras na lang ang natitira sa kanila, at nagpa siya silang gumugol ng mga huling oras na magkasama sa isang hotel, at gumagawa ng ginagawa ng mga mag-asawa. Biglang naglaho si Johee, at nagsimula siyang umiyak. Nagmamadali siyang pumunta sa supermarket, upang tanungin kung mayroong isang babae na nagtatrabaho doon, na nagngangalang Johee. Ngunit sinabi sa kanya ng manager na walang ganoong tao doon. Sa bahay, pinalitan ng bagong kapitbahay si Johee, at nalungkot siya. Sa kanyang bagong trabaho bilang isang delivery guy, sa wakas ay nakilala niya si Johee, ngunit hindi niya maalala ang anumang pinagdaanan nila. Isang araw, nagkamali ang delivery at muling nabangga si Giha ng kotse. Sa ospital, biglang naalala ni Johee ang lahat ng kanilang pinagdaanan, at nagsimulang umiyak. Sa pagkakataong ito, isang sugatan, ngunit hindi patay na si Giha ang dumating sa pintuan, at sinabi sa kanya ni Johee, na naaalala niya ang lahat. Nagtapos ang pelikula ng magkayakap ang dalawa, habang makikita natin ang misteryosong lalaki, na nakamasid sa kanila sa pasilyo. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang like button upang matulungan kami. Maraming salamat mga idol!